Magsitayo ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa di may lalang. Tanay inako niya inirang kawang iningatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay nang may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Sikem at Bet-Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Huatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw. Mga taga-Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis nagamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos,
Ikaw na ang maghari sa amin. Ngunit sumagot ang igos, kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo. Kaya sinabi nila sa ubas, ikaw na ang maghari sa amin. Sumagot ang ubas, sa aking nanggagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo. Kaya sinabi nila sa dawag, ikaw na nga ang maghari sa amin. Ang sagot ng dawag, kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya ng iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Magsitayo ang lahat. Ayang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa ng isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila.
Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng iba pang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-isang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagalat, nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi pat nagkasundo tayo sa isang denaryo. Kunin mo ang ganang iyon at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng katulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung meron man pong isang bagay na pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito, sinasabi sa atin kung gaano ang Diyos ay tunay na mapagbigay. Kung paano ang Diyos bilang isang Diyos na mabuti, ang Diyos na laging nagbibigay ng kanyang buong sarili para sa atin. Bakit po sinasabi na ang Diyos ay mabuti? Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, hindi mahalaga sa Diyos kung paano tayo namuhay. Bagkos binibigyang pansin ng Panginoon na sa kahit sa dulo ng ating buhay, sa ating pagbabalik loob sa Kanya, tayo ay Kanyang tatanggapin pa din ng buong buo. Tayo pa rin ay Kanyang bibiyayaan. Tayo pa rin ay Kanyang pagpapalain. Sa madaling salita, mga kapatid, kung ang buhay natin ay kaaya-aya sa Diyos, ibig sabihin, nandoon yung pagpapala. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na nagkakasala tayo. Tinatalikuran natin ang Diyos. Ngunit sa dulo ng buhay na ito, kung tayo ay magbabalik loob sa Kanya, tayo ay maghahanap buhay para sa Diyos, nandoon pa din ang kabutihan ng Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi tinitingnan ng Diyos kung ano ang pagkilos natin. Bagkos mas binibigyang pansin ng Ebanghelyo sa atin sa araw na ito, na meron tayong Diyos na mapagbigay sa kabila ng ating mga kahinaan at kakulangan. Ang mahal na pong Jesus Nazareno, laging mapagbigay, laging nagbibigay, laging nagpapala. Pero mga kapatid, meron pong pangalawang bagay na itinuturo
ang ating ebanghelyong napakinggan para sa atin sa araw na ito. At ano po yun? Na makita ang pagpapala ng iba bilang tunay na pagpapala mula sa Diyos. Makita ang pagpapala sa iba bilang tunay na pagpapala mula sa Diyos. Bakit? Maraming pagkakataon, mga kapatid, na hindi tayo nagiging masaya sa pagpapala ng iba. Bakit? Dahil namumutawi yung inggit. Hindi tayo natutuwa sa pagpapala na natatanggap ng iba. Bakit? Dahil sa tingin natin, hindi sila karapat-dapat doon sa pagpapala na tinatanggap nila. Diba sa ating ebanghelyo, sa talinghagang kinuwento ng Panginoon, may mga naghanap buhay ng umaga, may mga naghanap buhay ng alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, at alas 5 ng hapon. Pero sa bandang dulo, lahat sila nakatanggap ng tig-iisang denaryo. Kaya anong sabi ng mga naghanap buhay ng umaga? Bakit ganun? Di ba minsan sa buhay natin, ganyan din naman? Sinasabi natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, nagdadasal naman ako. Bakit ako patuloy na naghihirap? E yan, makasalanan yan eh. Bakit siya yumayaman? Sa madaling salita, hindi natin nakikita ang pagpapala ng iba bilang isang pagpapala. Bakit? Dahil minsan sa buhay natin, mas hinahanap natin yung mga wala sa buhay natin. At oras na patuloy nating hinahanap ang mga wala at meron ng iba, hindi natin mararamdaman o makikita ang kabutihan at pagpapala ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung meron kang kapitbahay na sa mga oras na ito, sa tingin mo, tunay na pinagpapala. Kung meron kang kapitbahay, nakita mo, bago yung kanilang sasakyan. Huwag kang maingit. Dahil yun ay pagpapala mula sa Diyos para sa kanyang pamilya. Tingnan mo sa iyong sarili kung paano din namang kumikilos ang kabutihan ng pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, magandang alalahanin at pagnilayan. Tingnan sa ating buhay na meron tayong Diyos na mapagbigay. At ang Diyos na mapagbigay ay Diyos na puno ng pagpapala. At tingnan natin yung ating mga kapwa sa paligid. Puno sila ng pagpapala. At oras na makita natin ang pagpapala ng mga tao sa ating mga paligid, makikita din natin ang pagpapala at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Huwag mong hanapin kung ano ang wala ka. Tingnan mo kung ano ang meron ka at tunay mong masasabi na merong Diyos na puno ng pagpapala, merong Diyos na tunay na mapagbigay. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin. Dahil ang kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa kanya habang nananalig na pakinggan niya tayo at hindi bibiguin. Ang ating panalangin, Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon
ng may katapangan at pagtitiyaga, manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at isa-isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala. At sa halip, gawin lamang ito na may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagning makatagpo ng kanilang hanap buhay, manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay na mabuti sa mundong ito at na mayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon naming Diyos, mapagpakumbaba, kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya nang walang hinihining kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibiyayaan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay mapagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nilang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ang tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Mga paalala, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na paikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,